Magandang araw mga mag-aaral! Kumusta kayong lahat? Bagong araw, panibagong aralin sa ating asignaturang Filipino. Handa na ba kayong lahat sa ating klase? Okay, simulan na natin! Ang bagong aralin sa araw na ito ay tungkol sa mga badyaw na makikita sa pahina 117 at ang tungkol sa aspekto ng pandiwa na makikita sa pahina 138 to 139. Okay? So ngayon, ano ang ibig sabihin ng badyaw? Alam kong palagi kayong nakakita ng mga badyaw sa daan, sa baybaying dagat, at sa iba pang mga lugar. So ngayon, tuklasin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng badyaw. What do you mean by badyaw? Okay, ang badyaw ay mangingisda. Taong naninirahan sa dagat at baybayin ng mga kapuluan sa Sulu, kasama ang probinsya ng Sulu, Tawi-Tawi at Timog Palawan. Yun ang ibig sabihin ng badyaw. At mayroon tayong iba't ibang mga salita na dapat matutunan tungkol sa mga badyaw. Una na rito ay ang salitang sama. Ano ba ang ibig sabihin ng sama, teacher? Ito ang malalaking grupo ng mga badyaw. Again, malalaking grupo ng mga badyaw, sama. Mayroon din tayong tinatawag na sinama. Tawag sa wika ng mga badyaw. Meaning language ng mga badyaw, ang tawag ay sinama. Pamalutukan. Pamalutukan, bangkang naglalaman ng iba't ibang alay para kay umbo dilaot. Sakyanan ni sila sa mga badyaw na naglalaman ng iba't ibang alay para kay umbo dilaot. Sino naman si umbo dilaot? Siya ang Panginoon ng dagat. Saitan, ang espiritu ng dagat ng mga badyaw. Sundok, pananda sa libingan ng mga badyaw. Okay, mayroon din tayong tinatawag na uma. Ito ang tatay ng mga badyaw. Unggo, nanay ng mga badyaw. Kung sa atin, mama, papa, nanay rin o tatay. Sa kanila, uma at unggo. Johore, Indonesia. Nagmula ang mga badyaw sa bansang ito, sa lugar na ito. Ang Indonesia. Kamote at isda. Ito ang mga pangunahing pagkain ng mga badyaw. Bigas, inihanda lamang bilang panghimagas, pang-snack at kung may espesyal na okasyon. So kung sa ating mga Pilipino or typical na Pilipino, palagi tayong kumakain ng bigas sa pang-araw-araw na pagkain, pang-umagahan, pang-tanghalian, pang-hapunan. So sa kanila, inihanda lamang ang bigas bilang panghimagas at kung may special na okasyon. Nga naman, ang kanilang pangunahing pagkain ay kamote at isda. Babaeng badyaw. Kilala sa paghahabi ng magagandang tela, tigtahi sa mga nice nga mga tela. Okay, yun ang tungkol sa badyaw. Ngayon, dadako naman tayo sa aspekto ng pandiwa. Ano ba ang ibig sabihin ng aspekto ng pandiwa? Pero bago ang lahat, balikan natin ang anong ibig sabihin ng pandiwa. Ito ay salitang nagsasaad ng kilos. Action words. Salitang kilos. Ano naman ang aspekto ng pandiwa? Ito ang pagtukoy kung ang kilos ay nagawa na o hindi pa. Muna siyang mag-identify if ang action is already done or not yet done or to be done. Okay? Aspekto ng pandiwa. Sa English, ito ang tenses of the verb. Like present tense, past tense, future tense, at meron pang iba.
Mayroon tayong limang aspekto ng pandiwa. Una, pawatas. Sunod, perpektibo. Perpektibong katatapos, imperfectibo, at kontemplatibo. Ano ang ibig sabihin ng pawatas? Ito ang pandiwang hindi pa nababanghay. Base form of the verb. Perfectibo, tapos nang gawin ang kilos. So, sa English, ito ay past tense. Already done. Perfectibong katatapos. Katatapos pa lamang gawin ang kilos. So, meaning, the action just done. Imperfectibo, ginagawa pa lamang ang kilos. Ito ang present tense sa English. Contemplatibo, gagawin pa lamang ang kilos. The action just need to be done by tomorrow or next week, next day, at kung kailan man ito gawin. Ito ay future tense. Halimbawa, tingnan ng mabuti ang halimbawa, ang mga panlaping ginagamit. Okay, lalong-lalo na sa unlapi, ang mga unlaping ginagamit. Okay, meron tayong pawatas, perpektibo, perpektibong katatapos, imperfectibo, kontemplatibo. Unang halimbawa, basa. Kung ito ay perpektibo, nagiging nagbasa. Nagbasa si Alex ng aklat kahapon. Perpektibong katatapos. Kababasa lang ni Alex ng aklat. So meaning, mopay paghuman ug basa. Imperfectibo, nagbabasa. So meaning, nagbasa gihapon karon si Alex og libro. Nagbabasa. Contemplatibo, magbabasa. Magbabasa si Alex ng aklat mamayang gabi. Bukas o sa susunod na araw. Okay, again, basa, nagbasa. Kababasa, nagbabasa. Magbabasa. Kain, kumain. Kakakain, kumakain. Kakain. Kumain ang manok ng pagkain niya kahapon. Kakakain lang ng manok ng kanyang pagkain. Kumakain ang manok ngayon. Kakain ang manok bukas. Linis. Nilinis. Nilinis ni Mama ang aking kwarto kahapon. Kalilinis. Kalilinis lang ni Mama ng aking kwarto. Nililinis. Nililinis ni Mama ang aking kwarto ngayon. Lilinisin. Lilinisin ni Mama ang aking kwarto mamaya. Lipad. Lumipad. Lumipad ang eroplano kaninang umaga. Kalilipad. Kalilipad lang ng eroplano. Lumilipad. Lumilipad ang eroplano ngayon. Lilipad. Lilipad ang eroplano sa susunod na linggo. Okay, timan-an ang mga gipanggamit na mga panlapi like nag, ka, mag, at iba pa. Okay? Para sa iyong gawain, sa pahina 139, kumplituhin ang sumusunod na talahanaya ng pandiwa. So, mayroong ibinibigay na pandiwa sa bawat bilang. For example, lakbay. So, ano ang perpektibong pandiwa ng salitang lakbay? Sunod, tumalon. Meron din tayong tanim.
at tumakbo. So ano ang gagawin ninyo? Grade 4, isulat ang sagot sa inyong aklat. And again, kuna ng larawan o picture and then isend sa messenger ni teacher or sa Gmail para makita nako ang inyong answers. Lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat and keep safe everyone.